Good morning. Welcome to Manawag. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Pansin niyo ba mga kapatid na yung mga bata ngayon, graders, prep, ang gagaling mag-English, ang galing magsalita ng English, ang hirap kausapin, nosebleed, kaya nga nahirapan din yung mga magulang pagalitan. Hindi marunong mag-English. Ang hirap sa communication dahil yung mga bata ay natuto mag-English. At pansin nyo rin yung mga kabataan, kasama siguro tayo dyan, ang dami na rin alam. Meron na ngayon yung tinatawag na implosion, hindi explosion. Implosion of information. Kahit ano na nakikita natin. At kung tatanungin yung mga magulang, saan ba nakuha yung kaalaman nilang yan? Sa university daw, YouTube University, o di kaya sa TikTok college, ang daming alam. At alam niyo mga kapatid, sa mga kaalamang ito, sa mga napag-aralan, sa mga natutunan, may mga nabubuong pag-uugali. Para sa akin, very alarming. At least tatlo, very obvious. Unang-una, individualistic. Inuuna na yung sarili, ang individual. Kaya pumapasok dyan yung tinatawag na individual freedom. Walang pakialaman. Buhay ko to. Maraming nagsasabi na nga, I am spiritual person, but I have no religion. Hindi sumasapi, sumasali sa mga tinatawag na institutional churches or religions. Individual, sarili kong diskarte, sarili kong paniniwala, sarili kong moralidad. Mahirap pakialaman, mahirap pagsabihan. Natutunan yan sa social media. Ikalawa, ang pag-uugali ay yung tinatawag na materialistic. Eh, hindi ka ba naman magiging materialistic? Lahat na yata ng kailangan mo makikita na sa social media. Magpa-pop up na. Shopee, Lazada, Alibaba. Lahat na yan. Kung pagkain lang, grab food, lahat na. Lahat na magpapasaya sa katawan. Materialistic. Kahit hindi nga kailangan eh. Bili lang ng bili. Eh, madali na lang bilhin. Hindi ka napupunta sa mall o order ka lang. Hindi ka nasasakay. Hindi ka na maiinitan. Lahat ng pangangailangan halos ando doon na. Pati nga, baka nga pati pag-aasawa o order ka na lang. Materialistic. At ikatlong pag-uugali na makikita natin dito sa tinatawag nating social media university. Syncretistic. Ano yung syncretistic? Yung kumukuha ng anong nakikitang maganda sa ganito, ganyan, at yun ang sinusunod. Fusion of different ideas, practices, and belief. Tawag ko dito ay chop soy spirituality. O di kaya halo-halo spirituality. Basta kung ano maganda, kukunin mo na lang. Kaya nga bawal ang tinatawag na hierarchy, tinatawag na magisterium. Wala ng Catholic religion, syncretism na lang. Nakakatakot mga kaibigan, mga kapatid. E sino po ang magtatama nito? Kaya nga sa ating unang pagbasa, klaro ang sinabi ni Moises sa mga Israelita. At sa dulo ng kanyang sinabi, sabi niya, teach them to your children and to your children's children. Tanong, nagtuturo pa ba tayo sa mga anak natin? Alam ba natin yung tinuturo natin? Baka sabihin ng mga bata, mas alam ko pa. Mas marami akong alam sa iyo. Ano ang number one nating source ng kaalaman, mga kapatid? Pwede naman sa social media. Pero pinaalalahanan tayo ng Ebanghelyo sa araw na ito ng ating Panginoon. Tulad ng kanyang ginawa.
I have come not to abolish, but to fulfill the law and the prophets. For Jesus, the Old Testament was the Word of God. Wala pa siyempre ang Ebanghelyo, New Testament sa panahon niya. And he knew it. He lived it. He studied it. He personalized it. In other words, brothers and sisters, let's go back to the Bible. Let's read the Bible. Let's live the Bible. Honestly, kung patatas, kung mga kamay nyo, sino kaya sa inyo dito nakabasa ng Biblia, buong Biblia? Sino kaya sa inyo dito na memorize ang buong Biblia? Kaya wala tayong panlaban. Wala tayong maituro. Paalala, mga kaibigan, mga kapatid, sa sinabi ng ating Panginoon, I have come to fulfill. He based his life on the Word of God. Sa ating pagsimba araw-araw, sa pakikinig sa binabasa sa Biblia, at sa pakikinig sa mga sermon ng mga pari, sana masabihan natin sa buhay natin ngayon o sa bandang dulo ng ating buhay, I have fulfilled what God told me to do. Marami tayong kaaway, maraming kaalaman na hindi tama. Let's study the Bible, read the Bible, live the Word of God. Isang paalala, isang panyaya, isang hamon. Sana magawa natin bago tayo kunin ni Lord.